Formal lang nakapaghain ng kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections si dating Camarines Norte Governor Edgardo Egay Taliado kasama ang kanyang may bahay na si incumbent 1st District Representative Josefina Banning Taliado, gayon din ang buong provincial slate nito sa tanggapan ng COMELEC sa probinsya nitong araw ng Lunes, ikapito ng Oktubre. Tatakbo muli si Taliado bilang gobernador ng Lalawigan kasama ang running mate sa pagkabisi gobernador na si incumbent 1st District Board Member Artemio Bihog Sardon, habang ang asawa ng dating gobernador na si Congresswoman Josie Taliado ay tatakbo para sa ikatlong termino nito sa pagkakongresista. Ayon sa dating gobernador, marami pa ani ang proyekto at programa ng team gawa ang nais nitong maipagpatuloy para sa kanya mga kababayan sa Camarines Norte. Bukod aniya sa pagpapatuloy ng mga pampublikong infrastruktura, target din itong mabigyang pansin ang pangangalaga sa kalusugan at turismo ng probinsya. Kaya mahal ko mga taga Camarines Norte. Ito po ang ipapangako ko sa inyo sa harap ng aking mga kasamahan at sa harap po ninyo. Yung natitirang lakas ko at buhay ko, yung natitirang buhay at lakas ko, ilalaan ko na lang po yan sa paglilingkuran, pagsiservisyo sa mga taga Camarines Norte. Sa isang maikling programa naman sa labas ng Kapitolyo Probinsyal, hinamon ni Taliado ang kanyang mga kababayan na pag-isipang mabuti ang darating na halalan sa susunod na taon. Ayon dito, napakaraming ipinangako ng nahalal na punong lalawigan na hindi naman aniya nabigyan ng katuparan. Sabi ng mga tao, "Gob Egay, bumalik ka. Kasi yung mga pinangako lang yung kalaban, walang katotohanan. Nabudo lang kami, niloko lang kami. Ang pag-asa nyo na lang ay ako ay makabalik. Pag ako po ay nakabalik, kagad-agad pupunduhan yan ng sanggol ng panlalawigan para yung ayuda namin para sa inyo ay maibigay kagad sa inyo. Lalo pong sisipagan at pagbubuti ng Egay Taliado para po tayo ay makabalik dito po sa Kapitolyo." Mainit namang ipinakita ng mga suportadores ng pangkat ni Taliado ang kanilang pagsuporta sa pagtakbo muli ng dating gobernador. Karamihan sa mga ito nagtipon sa harapan ng Kapitolyo. Sana makabalik siya. Marami po siya natutulungan dito sa mga taga-Cam Norte nyo. Nasa kanya po yung pagmamahal at malasakit sa mga taga-Cam Norte nyo. Go Egay! Go Egay! Go Egay! Go Egay! Ang dating gobernador na muling tatakbo para sa halalan 2025 ay naglingkuran sa probinsya ng mahigit 12 taon bilang punong lalawigan simula taong 2010 bago ito natalo noong May 2022 elections sa opposition nito na si Dong Padilla. Kabilang sa mga ipinanukala ni Taliado sa panahon ng kanyang panunungkulan, ang multi-services caravan at ang karamihan sa mga konkretong daanan gaya ng farm-to-market roads, barangay road networks at ang legacy project na Cory Aquino Boulevard, ang longest boulevard in the Philippines na nagkokonekta sa mga bayan ng Mercedes, Daet, Talisay, Vincennes, Paracale at ng bayan ng Jose Panganiban. Mula dito sa Daet, Camarines Norte, Juan Carlos Aguirre, BHTV News.